lahat ay magsipo. Kaibigan, ang ating pong pag-aaral ngayon ay Revelations exposes the Antichrist and 666. Ito po yung part 2, kaibigan, sa ating na pag-aralan noong dati natin pag-aaral patungkol sa Antichristo. Kaibigan, siguro ang topic ko na ito ay isang topic ko or isang pag-aaral na bago siguro sa inyo. Siguro ito ay, siguro kung bago nyo yung mapakinggan ito, kaibigan, siguro masasaktan kayo. Pero ito ay napakagandang pag-aaral. Amazing po ito na pag-aaral. Kaya po ngayong gabi, atin po pag-aaral ito na gamit ang Biblia at dito po natin kukunin lahat ng mga ebidensya sa ating pag-aaral. Kaibigan, simulan po natin ang ating pag-aaral sa isang babala. I-reveal po natin yung iba nating mga, yung natutunan po natin dati patungkol sa Antichristo. May maraming clue po tayo upang makilala ang Antichristo. Tama? Atin po yung i-review at ating dagdagan ng ibang mga clues upang matutunan at malinaw natin makukuha at maintindihan kung sino talaga ang Antichristo na ito. Atin pong buksan ang ating pag-aaral sa John 8:32. Sabi po dito, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kaibigan, yes, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa isang tao. Ngunit sometimes ang katotohanan ay masakit. Minsan ang katotohanan ay hindi smooth na ating matanggap, gadagan. Ito ay parang may kirot. Pero kaibigan, hindi po ang katotohanan para sa mga para saktan tayo, kundi tayo ay ano? Sabi diyan, palayain tayo. Amen. Yun ba ang gusto ng katotohanan para sa atin? Upang tayo ay palayan. Gusto niyo bang maging malaya, kaibigan? Yes, tayong lahat ay gustong maging malaya. So ngayon, gabi, siguro ang katotohanan ng ating matanggap ay parang masakit, ngunit ito, kaibigan, ay magpapalaya sa atin. Na gusto ko lang may tanong, kaibigan. Matagal na tayo nagsasama-sama sa ating seminar. Tinuring ko na kayo na kaibigan. Siguro yung first-timer, kaibigan pa rin tayo. At siguro dahil dito, may tanong ko lang. Pagkatapos ba ng ating presentation po ngayon, kaibigan pa rin ba tayo? Sino po yung mag-agree na? Kaibigan pa rin tayo pagkatapos ng seminar. Salamat, kaibigan pa rin tayo. Gusto niyo bang ipatuloy ko ang aking presentation? Gusto niyo bang matutunan ang katotohanan patungkol sa Antichristo, kaibigan? Sinong gusto? Gusto ko lang makita kung sino yon. Yung gustong malaman kung sino ang Antichristo. Sasabihin ko ito, kaibigan. Pero kaibigan pa rin tayo pagkatapos nito. Amen? Kaibigan pa rin? Sure yan? Sure. Okay. Ating buksan, kaibigan, ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. Now, kaibigan, dahil po dyan sa atin natutunan na ang katotohanan ay magpapalaya sa atin, atin pong tingnan ang Revelation 13:1-3. Ito po ang nagpapasimbolo sa Antichristong kaharian. Ito po ang Antichristo na nagpapasimbolo po dito. Atin pong basahin, Revelation 13:1-3. Sabi po dito, kaibigan, at siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema at sa kanilang mga ulo ay may mga pangalan ng kapusungan. Patuloy po tayo dito. At ang hayop na kinakita, yung Antichristo na kaharian, ay katulad ng isang lipardo at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa uso at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon at ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling at ang buong lupay ng gilalas sa hayop. Ang tanong ngayon, kaibigan, sino ba ang hayop na yan? Well, atin po natutunan, kaibigan, na yan ay nagpapasimbolo sa ano? Kaharian. Yan isang kaharian na nagpapasimbolo. Lahat ng mga scholar, kaibigan, ng Biblia, sila po ay naniniwala na yan ay isang Antichristo. Nagpapasimbolo sa Antichristo. At may numero na 666. Yan po ating tinanong, kaibigan. So yan ay nagpapasimbolo sa Antichristo at Antichristong kaharian. Sabi nga dito sa Daniel 7:23, ang ikaapat na hayop, ikaapat na ano? Kaharian. Sa Daniel 7:23. So ibig sabihin, kaibigan, sa propesya, pag mabanggit ang isang kaharian or hayop, yan ay isang kaharian. Hayop equals kaharian. Malinaw po yan, kaibigan.
ng isang hayop ay isang kaharian. Ito pa mga pasimbolo sa hula ng Biblia. Mga tubig, pag makabanggit ng mga tubig sa Biblia, yan ay maraming tao. Sa Revelation 17 verse 15, binanggit po dyan na ang nagpapasimbolo sa tubig ay mga tao, mga bansa, maraming tao. Ang hangin naman sa Jeremiah 49, 36, and 37, yan ay digmaan. At ang hayop sa tinatutunan, yan ay kaharian. So may mga clue na po tayo sa pasimbolo, kaibigan, upang mabuksan natin kung sino ang Antikristo na ito. So ang Antikristong hayop ay isang kaharian. So marina po yan, kaibigan. Ibig lang sabihin sa ating pag-aaral po ngayon, hindi tayo tumutukoy sa isang tao, ating titingnan kung anong kaharian. Malinaw? Kaharian ang ating titingnan, hindi isang tao. May kaibahan ba yung kaharian at tao? Yes, napaka. Malaking kaibahan po yan. Posible ba na ikaw ay kasama sa isang kaharian, ngunit ikaw, ilagay natin isang masamang kaharian, ngunit ikaw ay isang mabuting tao? Posible ba yan? Yes, posible po yan, kaibigan. So ito ang tinutukoy natin ngayon ay isang kaharian, hindi isang tao. Hindi po natin ito, kaibigan, itong mga kaharian ito, ang Babylonia, ang Leon, ang Uso ay ang Medo-Persia, at ang Leopardo na may apat na pakpak at may apat na ulo ay ang Grisya. At ang dragon po dyan ay nagpapasimbolo kanino? Anong kaharian? Yan ay Roma. Yan ay nagpapasimbolo sa Roma. Now, kaibigan, natin nakita na ang dragon na ito ay nakita ni Daniel na may 10 sungay. At ano itong 10 sungay na nagpapasimbolo, kaibigan? Ano nagpapasimbolo sa 10 sungay? Well, atin po nakita, kaibigan, na ito ang iba't ibang mga kaharian na hati na kaharian ng Roma or divided Europe. Atin po nakita dito, ito po yung orihinal na kaharian ng Roma at nahati sa 10 kaharian. Yan ay ang Germans, Swiss, French, Italians, English, Portuguese, Spanish, at yung Herulay, Vandals, Ostrogoths ay wala na ngayon. Dahil po sila ay tinanggal or tinalo ng ibang kaharian. Now, kaibigan, at dahil dyan, kaibigan, lumitaw yung mumunting sungay na nakita ni Daniel. Saan po ba natin mababasa yan? Review lang natin ngayon. Mababasa natin yan ay sa Daniel 7 verse 8. Sabi dito, Daniel 7 verse 8, aking pinagdilidili ang mga sungay at narito sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay. Isang munti na sa harap niya ay tatlo sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. Basically, ito yung Herulay, Vandals at saka Ostrogoth. At narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Alam po natin, kaibigan, na ang munting sungay na ito at ang hayop na nakita natin sa pahayag ay isa ang pasimbolo. Yan ay ang Antikristo na kaharian. Alam din natin na ito ay isang kaharian, ang pasimbolo sa kaharian, at ang hayop ay isang kaharian. So, ibig lang sabihin, kaibigan, ang dalawang yan ay parehong nagpapasimbolo sa Antikristo. Marino po so far? Now, patuloy tayo, kaibigan. Sa Daniel 7:19-20, gusto ni Daniel na mapag-alaman kung sino itong munting sungay na nagpapasimbolo sa Antikristo. Now, atin po basahin sa 7:19-20. Sino kaya yan? Ang sabi nito, kaibigan, nang magkagayoy ni nasa kong maalaman ang katotohanan tungkol sa ikaapat na hayop na kaiba sa lahat ng yaon, na totoong kakilakilabot na ang mga ngipin ay bakal at ang mga kuko ay tanso, na nananakmal, lumalamuray at niyurakan ng kaniyang mga paa ang nalabi. Patuloy po tayo dito. Sabi dyan, at tungkol sa 10 sungay na nangasa kaniyang ulo at sa isa na sumibol, o itong munting sungay. At sa harap niya ay nabuwal ang tatlo, sa makatuwid bagay yaong sungay na may mga mata at bibig na nagsalita ng dakilang mga bagay, na ang anyo ay lalong dakila kaysa kaniyang mga kasama. Pansin po dyan, kaibigan, isang munting sungay na sumibol, may mga mata, yan ang munting sungay na gustong matutunan ni Daniel. Gusto niyang makilala kung sino talaga ito. Nagdanasa din sa Daniel na kanyang matutunan ito, kaibigan. Now, kaibigan, ngayong gabi, atin po nakita na gusto din ni Daniel na matutunan ang katotohanan patungkol sa munting sungay na ito. Gusto niya rin bang matutunan yon?
kung sino ang munting sungay nito, kaibigan? Ano, kaibigan, may isang saying na kung ano daw ang ating hindi alam ay hindi makakasakit sa atin or hindi tayo masasaktan kung hindi natin ito alam. Yan ba ito to? Well, kaibigan, hindi lahat na iyong natutunan ay hindi ka masasaktan. Ngayon, kaibigan, lagyan natin ngayon na pumunta ka sa doktor at hindi mo alam na may cholesterol na sa iyong daluyan ng dugo. At nung pumunta ka sa doktor, kaibigan, hindi mo ito alam, sinabihan ka ng doktor. At nung sinabihan ka ng doktor na ikaw ay may cancer na, may tumor na, ikaw ba ay magagalit sa doktor? Sasabihin mo ba sa doktor na, bakit mo ba sinabi yan na may tumor pala ako? Magagalit ka ba sa doktor, kaibigan? O magpapasalamat ka na sabihan ka ng doktor na ikaw ay may tumor upang ikaw ay gumaling? Kaibigan, ngayong gabi, bago natin pag-uusapan ang anti-Kristong halimaw na ito o anti-Kristong hayop, iligalan natin na ako ang iyong doktor. At sasabihin natin, gamit ang Biblia, kung sino ang anti-Kristong halimaw na ito. Magagalit ba kayo sa akin, kaibigan, pag sasabihin ko ito? O kaibigan pa rin tayo? Magpag-aibigan pa rin pa tayo, kaibigan? Amen po ba? Gusto niyo magpatuloy ako? Gusto niyo matutunan ng ating anti-Kristong hayop na pag-aaral? Sinong gusto? Gusto kong itanong muli. Sinong gusto na matutunan talaga ang anti-Kristo na halimaw na ito? Handa na kayo? Handa na ba? Say yes kung handa na? Okay. Kahit sasabihin niyo na hindi niyo gusto, kaibigan, sasabihin ko pa rin ito ngayon. Atin pa rin itong pag-aaralan. Now, atin, balik tayo sa clue, kaibigan, sa atin na pag-aaralan dati. Patungkol sa mumunting sungay na yan na pariho sa pasimbolo sa halimaw na nandun sa pahayag, ang hayop na nandun sa pahayag. So, tingnan po natin dito. Ito ay nagpasimbolo kanino? Sa anti-Kristong kaharian. Mali na po? Anti-Kristong kaharian ang ating pag-uusapan po dito. Hindi po tao, kaharian. Now, ang munting sungay na yan ay kasama sa sampu. Mababasa po natin yan sa Daniel 7 verse 8. At malinaw po, kaibigan, na ating makikita na nandito po siya, lumitaw po siya dahil nabuwal yung tatlo at lumitaw ang isang munting sungay. Malinaw po? So, kasama siya sa sampo. Pangalawa, pagkatapos ng 476 AD. Bakit po ba pagkatapos ng 476 AD? Dahil po, kaibigan, nung nahati-hati po ang kaharian ng Roma, nagtapos po yon noong 476 AD. Nagsimula yung hati-hati na kaharian, yung sampung kaharian. Kaya 476 AD, na lumitaw yung munting sungay na yan o yung anti-Kristong kaharian. Pangatlo, munting sungay o munting kaharian. Yan po ang ating mga clue para matutunan natin o malaman natin kung sino itong anti-Kristong halimaw. Number 4, binuwal ang tatlo. Malinaw po so far? Binuwal ang tatlo. Daniel 7 verse 8. Yan ay ang Herulai, Vandals at saka Ostrogoth. According sa history, kaibigan, itong mga Herulai, Vandals, Ostrogoth ay nabuwal o napahamak dahil hindi sila gustong sumunod sa Antikristo. Now, patuloy po tayo. Number 5, kaibigan, pinamumunuan ng tao, yan pa ay sabi sa Daniel 7 verse 8, at siya ay kakaiba sa lahat ng kaharian, kakaiba sa lahat ng mga sungay. Number 7, nagsasalita ng kapusungan. Now, ang tanong, kaibigan, ano nga yung kapusungan? Ano ba itong blasphemy? Ang blasphemy, kaibigan, according sa John 10:33, basahin po natin dito, sa John 10:30-33, kaibigan, na ang kapusungan ay kapag ginawa ng isang tao ang kanyang sarili na Diyos. Malinaw po yan sa Biblia. At ito pa, kaibigan, ano pa? Luke 5:20-21, pangalawang definition sa kapusungan. Sabi dito sa talatang ito, Luke 5:20-21. At pagkakita sa kanilang pananampalataya ay kaniyang sinabi, lalaki, ipinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan. Sino ang nasasalita nito? Si Jesus ang nagsasalita dyan. Sabi niya, iyong kasalanan ay napatawad na. Ano ang sagot ng mga pariseo? Ang mga pariseo, kaibigan, ay parating nagsusumikap na makita nila kung anong mali ang nagawa ni Jesus. Sabi dito, at ang mga eskriba at ang mga pariseo ay nangagpasimulang mangagkatwiran
na nangagsasabi? Sino ito na nagsasalita ng mga kapusungan? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi ang Diyos lamang? Na according sa text na yan, kaibigan, ano ang kapusungan? Ibig lang sabihin, kaibigan, kapag inako ng isang tao ang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Malinaw po yan? Kapag inako, kaibigan, ng isang tao ang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan, yan ang isang kapusungan. Malinaw po so far? Unang definition sa kapusungan, kapag ginawa ng tao ang kanyang sarili na Diyos. At ang pangalawa, kapag inako ng isang tao ang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Pero kaibigan, ang tanong natin, hindi ba nakagawa ng kapusungan si Jesus? Yes, hindi. Bakit? Siya ay Panginoon. Hindi siya, ordinary tao lamang, siya ay Panginoon at siya ang makapagpatawad ng ating mga kasalanan. Napatuloy ito tayo, kaibigan. So, kapusungan, Daniel 7:25. Pangwalong clue, kaibigan, sa halimaw na yan or sa munting sungay na Antikristo na yan, mapangapi. Isang kaharian na mapangapi. Yan ay mababasa natin sa Daniel 7:21-25. Isiping baguhin ang kautusan ng Diyos at namahala sa loob ng 1,260 na taon. Ano ba yan, kaibigan? Yan ay mababasa din natin sa Daniel 7:25 at Revelation 12:14 and verse 6 na pareho yung nagpapasimbolo sa halimaw na yan sa Antikristong kaharian na yan. Ano ba yung 1,260 na mga araw, kaibigan? Alam natin, sa atin natutunan dati na ito ay pareho sa panahon, mga panahon, at kalahating panahon. Yan ay isang taon, ang panahon, mga panahon, dalawang taon, at kalahating panahon ay one half na taon. Kung ating itotal yan lahat, yan ay ilan? Ilan taon yan? 3.5 na taon. Kung atin pong i-convert yan sa araw, kaibigan, yan ay magiging 1,260 na mga araw. At according sa Biblia, sa hula ng Biblia, na ang isang taon, isang araw, rather, sa propesiya ay isang taon. So yan, kaibigan, atin nakita na sa propesiya, isang araw, isang taon, yung 1,260 na mga araw sa hula ay sa literal, ay ano? 1,260 na mga taon. Ano po yung kaibigan? So ito, kaibigan, ay atin nakita na ito yung panahon na namahala ang Antikristong kaharian nito sa loob ng 1,260 na taon. Yan po ang mga clue, kaibigan, na atin nakita so far ngayon. Now, atin pong lagyan, kaibigan, ng pang-11 na clue. May dala po tayong actually clue, kaibigan, upang tuluyan natin na makilala kung sino ang Antikristo. Pang-11 na clue, kaibigan. Gagawin akong dalawang punto po dito. Unang punto po, na ito ay galing sa Biblia. 1 Timothy 2:4-5. Sabi po dito, na siyang may ano? Ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. At sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ibig lang sabihin, kaibigan, ng tekstong yan, walang ibang tagapamagitan sa Diyos, kundi sino? Si Jesus. Malinaw po yan, kaibigan. Ilan ba? Isa lang. Sino? Si Jesus. Now, kaibigan, ang pangalawa ay ang katotohanan ay hindi laban sa mga tapat na tao. Ang katotohanan ay hindi laban sa mga tapat na tao. Basically, ang katotohanan ay para sa mga tapat na tao. Amen? Ito po ay para sa mga sinsiro na mga tao, kaibigan. So ngayong gabi, kaibigan, atin pong titinan ang Antikristo. Nabanggit ko po kanina na ang kaharian at ang tao ay may malaking kaibahan. Like for example, kaibigan, ilagay natin sa bansa ng Russia. Lahat ba ng mga taga-Russia, kung ilagay natin na masama ang Russia, lahat bang nandun sa Russia na nananahan ay masama? Hindi, right? Hindi ibig sabihin na ikaw ay kasama sa isang kaharian, kaibigan, na masama, ikaw ay masama din. May kaibahan ang kaharian at ang tao. So ang ating pungtitinan ng kaibigan ay isang ano? Kaharian, hindi tao. Malinaw po so far?
Kaharian, hindi tao ang ating pag-uusapan. Ang Antikristo ay isang kaharian, hindi isang tao. So, hindi ibig sabihin, kaibigan, baka makita nyo ngayon, ha, kabilang ako sa kaharian. Hindi po tao ang ating pag-uusapan, kaibigan, kundi kaharian. Now, atin pong tingnan ang pang-11 na clue, kaibigan. Ano kaya itong pang-11 na clue? Yan, kaibigan, na ating makikita sa munting sungay at sa halimaw na nandun sa Revelation 13. Revelation 13 verse 2, sabi dito, ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan. Now, pansin nyo, kaibigan, ibinigay sa kanya. Sino yung kanya dyan? Ang hayop, ang Antikristo. Ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Now, sino itong dragon, kaibigan? Doon sa Daniel 7. Yan ay ang dragon na ang Roma, right? Na natutunan po natin yan dati, na ang Roma, yan ang kakilakilabot na hayop na nakita natin sa Daniel 7. Yan ay nagpapasimbolo sa anong kaharian? Roma. Yang Roma na yan, kaibigan, yung hayop na yan, na nagpapasimbolo sa Romang kaharian, atin pong ilagay dito. Ganyan, gawin natin ganyan. Ibinigay sa kanya itong Antikristo na kaharian, ibinigay sa kanya Antikristong hayop, ng dragon, sino ang dragon? Yung Roma, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Now, yan ay luklukan, kaibigan. Bawat gobyerno po ay may luklukan, tama? May bawat gobyerno may luklukan. Ano po ba ang luklukan ng Pilipinas? Saan ba ang luklukan ng Pilipinas, kaibigan? Ha? Sa Manila, right? Nandun sa Manila. About sa USA? Saan ba ang luklukan ng USA? Sa Washington, D.C. Diyan po ang luklukan ng USA. Ito yung kapital na syudad sa isang bansa. How about sa Roma, kaibigan? Ano ba ang luklukan ng Roma? Saan ba ang luklukan ng Roma? Of course, kaibigan, sa syudad ng Roma, right? Malinaw po so far? Sa syudad ng Roma ang luklukan ng Roma. So, ibig sabihin, kaibigan, saan po ba yon? The city of Rome ang luklukan. So, ating tinan dito, para mas maintindihan natin, ibinigay sa kanya, sino yan? Ang Antikristong kaharian. Ano yon? Kaharian. Antikristong kaharian ng dragon, yan ang Roma, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan o kanyang pangulong syudad at dakilang kapamahalaan. Ibig na sabihin, kaibigan, ibinigay ng Roma ang kanyang dakilang syudad o dakilang kapamahalaan, ang pangulong syudad, doon kanino? Antikristong hayop. Malinaw so far? Sa Biblia natin nabasa? Say yes kung malinaw? Okay, patuloy tayo. Binigay ng Roma, ang Roma, kaharian ng Roma, ang nagbigay sa Antikristo ng kanyang dakilang pamahalaan o kanyang syudad o luklukan, kanyang seat. So ating ilagay dito, kaibigan, sa ating pang-11 na clue, na ang Antikristong kaharian ito ay nakabase saan? Sa Roma. Malinaw so far? Nakabase sa Roma ang Antikristong halimaw nito. Atin ba yung nakita sa Biblia, kaibigan? Atin ba pinag-aralan yan? Oh yes, napag-aralan po natin yan, kaibigan. Now, patuloy po tayo. Mas malinaw na ngayon, kaibigan, ang ating pag-aaral. Tingnan niyo po, sino ba talaga ang Antikristong hayop na ito o ang Antikristong kaharian na ito? Pansin niyo po, sa 11 na clue na ating nakikita, mas madali po nating malaman kung sino ang Antikristong halimaw na ito kung atin pong titinan ang munting sungay, isang kaharian, gamitin po natin yan, yung munting kaharian, at isang munting kaharian na nakabase sa Roma. May idea na po ba kayo kung sino ito? Isang munting kaharian na nakabase sa Roma. Yan po sa ating clue. Munting kaharian nakabase sa Roma. Saan po ba yan, kaibigan? Anong munting kaharian po ba yan na nakabase sa Roma? Atin pong tinan, kaibigan, kung sino ito. Yan po ay nandun sa Italy. Wala po kayong makikita sa buong mapa na may munting kaharian, maliit na kaharian, na nakabase sa
Roma. Yan po ay nandun sa Italy, kaibigan. At ang lahat ng itong mga palatandaan or mga clue ay makikita po natin doon sa karyang iyon. Sino ba yan, kaibigan? Walang iba kundi ang Vatican or Holy See. Ito po tuloy ang kaharian, kaibigan, na nandun sa Italy. Pero ang tanong siguro natin ngayon, kaharian ba ang Vatican? Well, kaibigan, baka napag-isip-isip nyo ngayon, parang inaatake ang aming relihiyon kung ikaw ay Katoliko, kaibigan. Hindi ko po inaatake ang inyong mga relihiyon. Atin pong pinag-aralan ngayon, ano nga? Hindi tao, kundi kaharian o sistema ng kaharian ito. Malinaw po so far, kaibigan? Malinaw po so far? Kaharian, hindi isang tao. Kaharian o sistema ang ating pag-aralan. Ang Vatican Kingdom, kaibigan, or ang Vatican, ay kaharian ba talaga ito? Tingnan po natin kung kaharian ito. Ang Vatican ba isang kaharian? Yan ay, sagot po niyan ay oo. Bakit po? May mga evidence po tayo dito. Alam niyo po ba na ang Vatican ay may 174 na mga bansa na may pandiplomasya na mga kaugnayan or diplomatic agreement nila? Bakit po? Bakit napakarami, 174 na mga ambassadors na pumupunta sa Vatican? Simple lang, kaibigan, kasi ang Vatican ay isang kaharian. Kahit nga ang Pilipinas ay may ambassador po doon, may representative po ang Pilipinas doon sa Vatican Kingdom. Kasi nga, ang Vatican ay isang kaharian. Sa ating panagitan kayong kaibigan, ang Vatican ay isang kaharian. Now, kaibigan, hindi po tayo maghaka-haka. Atin pong tingnan kung ang Vatican Kingdom ba ay ang lahat ba ng mga points na ito o lahat ng mga clue ay naakma ba sa Vatican Kingdom. Of course, kaibigan, kung ito ay naakma, makakasiguro tayo makapagsabi na ito ang Antikristong kaharian. Ngunit kung hindi po maakma dyan lahat, kaibigan, hindi po natin yun gawing, o hindi po natin sabihin na yun. Kasi ang ginagawa lang natin ngayon ay ating pinagtukma lahat ng mga clues po natin na nakuha natin galing sa Biblia at hinanap po natin ang kaharian ngayon sa ating panahon. Malinaw po so far? Sa atin pong i-connect dyan, kaibigan, kung naakma ba talaga ito? Dahil kung hindi, hindi natin ito talagay. Atin lang i-akma, kaibigan. So, ang Vatican Kingdom ba ay kasama sa sampo? Una pong clue, kasama ba sa sampo ang Vatican Kingdom? Atin po dyan, kaibigan. Kung titignan niyo po sa mapa, kaibigan, ito po yung mapa ng divided kingdom, yung 10 kingdoms na divided. Nandun po yung Vatican Kingdom sa Italy. Nandun po siya sa Italy. Kasama ba siya sa sampo ng mga kaharian? Yes, kasama po siya sa sampo. So atin po nakita sa inyo, kaibigan, kasya dyan ang Vatican Kingdom o siya ay fit dyan sa number 1, kasama sa sampo. How about yung pangalawa? Pagkatapos ng 476 AD, kailan ba lumabas ang o lumitaw ang Vatican Kingdom? Well, atin pong tingnan, kaibigan, yan po ay 538 AD. Pero basahin po natin sa history. Ang history po, kaibigan, ay nagbanggit po nito. E.G. Mackenzie, Catholic Church, page 14, sabi dyan, AD 538, ang ano? Ang taon kailangang Ostrogoths ay nawasa, galing sa usok ng guho ng kanlurang imperyo, Romano, at pagkatapos masira ang tatlong Arianong kaharian. Sino yung, ano yung mga tatlong Arianong kaharian? Ostrogoths, Vandals, at saka Heroline. Na ang Papa ng Roma ay lumitaw na nag-iisang pinaka-importanting tao sa kanluran. Anong taon? 538 AD. Ito po ay history, kaibigan, atin po nakita dyan. At sabi pa dito, ang ulo na napaka-organisadong iglesia na may maingat na sinalaysay na paniniwala at may malawak na politikal na kapangyarihan, 12 ng manunulat ang nagtuturo na ang tunay na natira sa lumang imperyo Romano ay ang iglesia Romano. Patuloy po dito. Ang kapangyarihan ng Papa ay naging pinakamataas sa Kristyanismo sa anong taon? AD 538, dahil sa sulat ng Emperador ng Roma Justinian, kilala bilang Justinian's Decree, na nagtatag at kumilala sa obispo ng Roma bilang ulo ng lahat ng iglesia. Yan po ay mabasa natin sa The History of the Christian Church, Volume 3, paragraph, page 327. At sabi pa dito,
Nabigay ito sa pag nabigay ito sa papasiyan ng political na kapangyarihan, civil na kapangyarihan at pati ng pang-iglesyang kapangyarihan. Ang sulat na ito ay naging bahagi ng Justinian's Code, ang pundamental na batas ng imperyo at ang taon na si Pope Vigilius ay umakyat sa trono sa ilalim ng proteksyon militar ni Belisarius. The same book, kaibigan. So ito po, kaibigan, natin nakita na ang political or ang Pope or ang papacy, kaibigan, ay nakatanggap ng political na kapangyarihan. Hindi lang pong isang iglesia, kundi may political na kapangyarihan. So atin po nakita dito, kaibigan, na pagkatapos ng 476 AD, dahil 538 AD, lumitaw ang papacy or lumitaw ang Vatican Kingdom. Marina po so far? So naakma ba, kaibigan, sa pangalawang clue po natin? Yes, atin po nakita. So 538 AD, na-organize ang Vatican Kingdom. Pangatlo po, kaibigan, munting sungay or munting kaharian. Maliit ba ng kaharian o munting kaharian ba itong Vatican Kingdom, kaibigan? Tingnan po natin. Alam niyo po ba na ito ang pinakamaliit na kaharian o bansa sa buong mundo? Alam niyo po, kaibigan, ngunit ito po ay isang kaharian na may 44 hektarya lang. Sa isang kaharian, kaibigan, yung 44 hectares ay napakaliit lang yan. Diba? Napakaliit po ng Vatican Kingdom. Ang isang 44 hectares lang, kaibigan. At sabi nga dito, sa Encarta Encyclopedia, siyudad ng Vatican, isang independente na estado sa ilalim ng buong kapamahalaan ng Papa ng Iglesia Romana Katolika. At sabi pa dito, ito ay isang teritoryo sa loob ng Roma, Italia, na may lawak na 44 hektarya or 109 acres. Napakaliit lang, kaibigan, kung pagbasihan ang isang kaharian. Ang pinaka-ano? Maliit na independenteng bansa sa mundo. Ang siyudad ng Vatican ay tinatag noong 1929 sa ilalim ng Lateran Treaty. Siguro may tanong nyo, akala ko ba 538 AD yun lumitaw yung Vatican Kingdom? Eh bakit dyan naging 1929? Actually, kaibigan, pag-uusapan pa rin yan ngayon sa ating pagpatuloy sa pag-aaral. Pero ang Vatican Kingdom po, kaibigan, ay na-abolish at ito po ay na-re-establish sa taon na 1929. Atin po yung pag-aaralan ngayon. So, atin po nakita ito, kaibigan, na isang munting sungay. Fit po ba? Naukma po, kaibigan? Yes, naukma. Galing sa una hanggang sa tatlo. Ang ikapat, tingnan po natin kung ito ay naakma pa rin. Binuwal ang tatlo. Sino yung tatlo, kaibigan? Ano yung tatlong kaharian ng buwal? Ang Heruli, Vandals, at saka Ostrogoths. Pansin niyo po, kaibigan, Heruli, Vandals, at Ostrogoths. Tingnan po natin sa history kung ano ba ang nangyari sa mga kahariang iyan. But anyway, putuloy tayo. Pinaumunuan ng tao. Sino po ang namumuno sa Vatican Kingdom? Of course, ang Pope. Yan po ang namuno sa isang Vatican Kingdom. Number 6, kakaiba sa lahat. Kakaiba ba sa lahat ang Vatican Kingdom na ito? Tignan po natin. According sa history, kaibigan, The Church and Churches, page 42 and 43, sabi dito, galing sa mga guho ng Imperyo Romano, may dahan-dahang umusbong sa bagong uri ng Estado na ang pinakasentro ay ang Papa. Dahil dito, hindi mapigilan, nagresulta sa isang posisyon na hindi lang bago, ngunit napaka naiiba sa nakaraan. Napansin niyo po, kaibigan, naiiba. Mismo ang history ay nagsabi na ito ang isang kaharian na kakaiba sa lahat ng kaharian. Ito ay isang kaharian na kakaiba, ang Vatican Kingdom. Yan lang, kaibigan, ang kaharian na yan na may kakaiba sa lahat. Isang tao lang ang namuno sa lahat ng mga ginagawa ng buong kaharian. Combine po yung political at yung religyoso. Kakaiba sa lahat ng mga kaharian. Number 7, kapusungan. Yan ba ay akma, kaibigan, kaya sa Vatican Kingdom? Fit po ba ang kakaiba sa lahat? Na-fit po ba, kaibigan? Yes, na-fit po, kakaiba sa lahat. Atin po nabasa. Habot itong kapusungan, kaibigan? Ang Vatican Kingdom ba ay may kapusungang ginagawa?
John 10:33 and Luke 5:21, kaibigan, dito po natin nakita na ang kapusungan ay paggagawin ng isang tao ang kanyang sarili na Diyos. At isa pa, kung siya ay, anong sabi doon kanina? Kung gagawin niya ang kanyang sarili na makapatawad ng kasalanan or may kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Tingnan po natin, kaibigan, kung ang Vatican Kingdom ay may kapusungan. Encyclical Letters of Leo XIII, page 304. Sabi po dito, hawak namin dito sa lupa ang lugar ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tanong ko lang, kaibigan, yan ba isang kapusungan? Yes. Hawak namin dito sa lupa ang lugar ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ito pa, kaibigan, sabi dito sa Eucharistic Meditations, ito ay galing sa ating mga kaibigan ng mga Katoliko. Sabi dito, ikaw ay isang pari sa walang hanggan. Sabi ng nag-oordinang obispo, siya ay hindi na tao. Sabi niya, isang makasalanang anak ni Adan, ngunit isang alter Christus. Isa pang Kristo, walang hanggang pari ng pinakamataas, may kapangyarihan sa ibabaw ng makapangyarihan sa lahat. Yan ba isang kapusungan, kaibigan? Yes, kaibigan. Sabi po sa atin natutunan sa Biblia na ang kapusungan ay paggagawin ang kanyang sarili na Diyos. At kung siya ay magkukuha ng kapangyarihan na makapagpatawad ng kasalanan, anak ni Adan, alter Christus. Alam niyo po, kaibigan, napakaraming mga, sabi nga dito sa isang artikulong ito, Pope extends power to forgive abortion to all Roman Catholic priests. Sino ang siyang makapagpatawad ng sa ating kasalanan, kaibigan? Si Jesus lang. Walang ibang tao na siyang pwede makapagpatawad sa ating kasalanan. Si Jesus lamang. Malinaw po sa atin na nabasa kanina, kaibigan. Pero kaibigan, natin po nakita dito mismo na binigyan niya ng kapangyarihan na magpatawad ang mga pari ng kasalanan. Yan po ay hindi nakikita sa Biblia, kaibigan. Sabi nga sa the Catholic National, July 1895, sabi dito, ang Papa ay hindi lamang kumakatawan kay Hesukristo, ngunit siya si Hesukristo mismo, nakatago sa panakip na laman. Yan ay mabasa natin sa the Catholic National, July 1895. Kapusungan. At tinakita, kaibigan, ito pa. Siya, ang Papa, ay hindi nagkakamali na tagapamahala ang supremong huwis ng langit at lupa, ang huwis ng lahat na hinusgahan hindi ng sinuman, Diyos mismo sa lupa. The New York Catechism, taken from Roman Catholicism, page 127. Unang definition sa kapusungan, kaibigan, paggagawin ang kanyang sarili na ano? Na Diyos. Atin po ito nakita dito, kaibigan. Ano pa? Paggagawin ng ang kanyang sarili na makapagpatawad ng kasalanan. May kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Alam niyo po, kaibigan, na may machine po ngayon, automatic confession machine, na i-type nila lahat ng mga kasalanan at lalabas yung total kung gaano or anong ilan yung babayaran mo. Lalabas yan doon, sa automatic machine na yan, at babayaran mo yon at ikaw ay maging malaya. Although, pupunta ka sa pare every year. Once a year lang, pupunta ka sa pare para magkumpisan. Pero kaibigan, ito pong binabanggit sa Biblia na paggagawin ang sarili na magpatawad ng kasalanan. At ito po nakita, kaibigan, sabi nga dito sa isang artikulo, sa The Catholic Priest, page 78, sabi ito, maghanap ka kung saan mo gustuhin, sa langit o lupa, at makakasumpong ka ng isang nilikha na makakapagpatawad sa kasalanan, na makapagkakalag sa kanya sa talikala ng impyerno. Ang hindi ordinaryong nilikha ay ang pari ng Romano Katoliko. Yan ay galing sa The Catholic Priest, page 78. Okay, bigyan, ang tanong ko po, saan ba tayo pupunta pag hingi tayo ng kapatawaran? Sa tao ba o sa Diyos? May pari ba tayo, kaibigan? Yes, may pari tayo. Ang pari natin ay nandun sa langit. Sabi nga dito, kaibigan, si Jesus ang ating pari. Doon tayo magkumpisa. Doon tayo pupunta. Doon tayo hingi ng tawad. Sabi nga dito, kaibigan,
sa 1 Timothy 2:5. Basahin natin lahat. Ready, go. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong sino? Si Jesucristo lamang, kaibigan. Walang ibang tao na siyang tagapamagitan po ng buong tao sa balat ng lupa, kundi si Jesucristo lamang. Kaibigan, gusto ko pong i-encourage sa inyo, kung ano man ang inyong mga religion, pumunta kayo kay Jesus direkta. Direkta kayong lumuhod at ipahayag lahat sa Panginoong Jesus ang inyong mga kasalanan. Hindi nabanggit sa Biblia, kaibigan, na tayo ay humingi ng tawad sa tao. Malinaw po so far, kaibigan? Ito ba'y nabasa nito sa Biblia? Yes or no? Malinaw po, kaibigan. Atin pong tinan dito. Kung ipinipayag natin ang ating mga kasalanan, saan niya ipipayag? Kay Jesus. Ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yan, kaibigan, ang pangako ni Jesus. Kanino tayo ipapayag? Kay Jesus lamang. At siya mismo ang maglilinis ng ating mga kasalanan. Si Jesus ang siyang may kapangyarihan na mabura ang ating lahat ng mga kasalanan, kaibigan, hindi ang tao. I'd like to encourage everyone. Diretso ka sa Panginoon pag humingi ka ng tawad. Kung nagkasala ka, luhod ka kagad, kaibigan. Makikinig si Jesus sa iyo. Sabi ng Biblia, tapat siya na ikaw ay patatawarin. Of course, hindi ko sinasabi, kaibigan, na hindi mo patatawarin ang nagkasala sa iyo. Hindi po yan ang tinuturo ng Biblia. Sabi po ng Biblia na patawarin mo kung sino man ang nagkasala sa iyo. Pero ikaw po, kaibigan, ay walang kapangyarihan na mapatawad at mabura ang kanyang kasalanan. Malinaw po yun? Ikaw ay kailangang magpatawad sa kanyang kamalian sa parihong paraan na ikaw ay pinatawad ng Panginoon. Patuloy po tayo, kaibigan. Atin po nakita ngayon, kapusungan. Fit po ba dyan, kaibigan, ang Vatican Kingdom? Natukma po ba dyan? Yes, kaibigan. Nakita na po yung pito. Pangwalo, mapangaping kaharian. Isang mapangaping kaharian. Tingnan po natin, kaibigan, kung ang Vatican Kingdom ba ay fit po dito sa isang mapangaping kaharian. According sa history, kaibigan, British historian Edward Leckie, kanyang sinulat, na ang Iglesia Romana ay nagtagas ng mas marami pang inosenteng dugo kaysa kahit anong institusyon na lumitaw sa sangkatauhan. Sabi nga dito, ay hindi sa salungati ng Protestante na may matibay na kaalaman sa historia. May 50 million po, kaibigan, ang pinatay po ng kaharian ng Vatican dati. Mga Kristiyanong hindi sumunod sa kanilang mga utos ay kanilang pinatay. Over 50 million na mga tao ang namatay at ito yung tinatawag na Dark Ages. Ito yung panahon na ang mga Kristiyano ay pinatay, kaibigan, sa panahon po ng mga iglesia ng Vatican dati. Sinunog nila yung ibang mga Kristiyano, pinakain sa leon yung ibang Kristiyano, ipinako yung ibang Kristiyano. Over 50 million na mga tao ang namatay, or mga Christians ang namatay. At alam niyo po, kaibigan, na may news recently, last 2000, na humingi po ng tawad ang Papa ng Roma, si John Paul II. Humingi siya ng kapatawaran sa kanyang, sa nagawa ng kingdom or kaharian sa nakaraang mga siglo sa pagpatay ng 50 million sa pag-persecute sa mga Christians noong dati. Ibig na sabihin, inako nila na talagang nagawa ito ng iglesia, ang pagpatay sa napakaraming mga Kristiyano dati. Yan po ba ay tugma, kaibigan, sa mapangaping kaharian? Yes or no? Yes, atin po na-fit yan, kaibigan. Napangsiyam po, isiping baguhin ang kautusan ng Diyos. Tingnan natin, kaibigan, kung ang Vatican Kingdom ay inisip na baguhin ang kautusan ng Diyos. Tingnan po natin. Decretal de translation, or is, I don't know, ano pa pronounce niyan? Ito sabi, ang Papa ay may kapangyarihang baguhin ang mga panahon na magbasura ng mga batas at magkialam sa lahat ng bagay, kahit pa ang mga kautusan ni Kristo. Yan, kaibigan, ang kanyang kapangyarihan dito sa lupa, na kaya niyang baguhin lahat, kahit pa ang mga kautusan ni Kristo. Tinan po natin, kaibigan, sa aklat ng The Converse Catechism of Catholic Doctrine. Tinan po niya dito, kaibigan. Sa page 49, ito po ang tanong. May tanong po dito at may sagot. Ito po, sabi, ano ang pangalawang utos?
may nagtanong, ano ang pangalawang utos? Sagot naman ng kanilang Catechism of Catholic Doctrine. Ang pangalawang utos ay huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Tanong, yan ba ang ikalawang utos? No, ano ang pangalawang utos? Thou shalt not make any graven image. Ang sagot nila kaibigan, ang pangalawang utos ay huwag mong banggitin ang pangalan ng Diyos. Binura ba nilang pangalawang utos? Yes, nabura kaibigan, nawala. Instead na ang pangalawang utos ay ang ito. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila. Exodus 20 verse 4 and 5. Yan ang pangalawang utos. Now, tanong pa nila kaibigan, may nang tanong, ano ang araw ng Saba? Sagot nila, Sabado ang araw ng Saba. Sila mismo kaibigan na nagsabi na, yes, Sabado ang araw ng Saba. Ano pa? Bakit natin ipinangilin ang Linggo sa halip ng Sabado? Well, anyway, kaibigan, ito po ay galing sa kanilang aklat. Okay? Nagbabasa lang tayo sa kanilang mga aklat. Sabi po, tanong, bakit natin ipinangilin ang Linggo sa halip ng Sabado? Sagot, sapagkat inilipat ng Iglesia Katolika ang kabanalan galing sa Sabado patungong Linggo. Yan ang kanilang sagot. Inilipat ng Iglesia Katolika ang kabanalan galing sa Sabado patungo sa Linggo. St. Catherine Catholic Church, Sentinel, May 21, 1995. Sabi nito, marahil ang pinakamabigat na bagay, ito ay history ng mga aklat, ang pinakarebolusyonaryong pagbabagong ginawa ng Iglesia ay nangyari sa unang siglo. Ang banal na araw, ang Sabat, ay binago hindi galing sa kahit anong direksyon na galing sa Biblia. At patuloy dito, ngunit galing sa pakiramdam ng Iglesia na sariling kapangyarihan nito, ang mga tao na nag-iisip na ang kasulatan dapat ang nag-iisang otoridad ay sa tamang pag-iisip dapat maging Seventh-day Adventist at pakabanalin ang Sabado. Yan ang sabi ng pare. Sabi ng pare, kung talagang susundin mo ang Iglesia, ang banal na kasulatan, ikaw ay punta ka sa Seventh-day Adventist. Yan ang sabi ng pare, kaibigan. Kaibigan, binago ba o binago ba ng Vatican Kingdom ang kautusan? May binura ba sila? Well, let's say, kaibigan, ito po yung 10 utos, right? May 10 utos po sa banal na kasulatan. Binura nila ang pangalawa at tinabasa kanina na nabura ang pangalawa. Ano yung pangalawang utos? Huwag kang gagawa ng kahit anong larawan. Now, ano pa kaibigan ang kanilang ginawa? So, naging ganyan na ang Ten Commandments. At kanilang dinagdagan ng dalawa or isa pa, hinati nila sa dalawa yung pang-10 utos. Well, siguro kung ma-observe nyo kaibigan, kung pupunta po kayo na may mga tapyas na bato po sa mga iglesia, makikita niyo po na ganito po ang hitsura. Dalawa na po yung pang-10 utos. Ito ang original kaibigan natin nakikita. At yung pang-4 ay binago. Malina po sa tinagbasa kanina na binago ang araw ng Sabat. Instead na Sabado, ang ginawa ng iglesia ito, ng karyang ito, ano? Linggo. So, kaibigan, atin po nakita na isiping baguhin ang kautusan ng Diyos. Binago ba, kaibigan? Yes, binago po. Atin po nakita, kaibigan. Number 10, namahala sa loob ng 1,260 na taon. Namahala sa loob ng 1,260 na taon. Tingnan po natin. Of course, nagsimula siya noong 538 AD. Kailan natapos yon? Kung atin pong i-add ang 1,260 na taon, yan po ay hahantong sa AD 1798. Ito po, actually, kaibigan, ay ang Dark Ages na panahon. Anong sabi nito? Sa 1798, siya, sino? Si Berthier. Yan po actually ay isang general, kaibigan, na kanya pong, siya po ang assassin na kinuha yung Pope. Sabi dyan, si Berthier, nakapasok sa, saan? Sa Roma, ibinasura ang gobyerno ng Papa at itinatag ang isang sikular. Ibig lang sabihin, kaibigan, si Berthier ay pumasok sa Roma at kaniyang kinuha yung gobyerno ng Papa. Tinanggal nila yung gobyerno ng Papa. So, nawala yung Pope. Nawala yung Papa taong 1798, kaibigan. Yan po ay galing sa Encyclopedia Americana, 1941 edition. So, namuno po siya noong 538. Kailan nagtapos?
1798. Bakit natapos ang kanyang pamumuno? Dahil pumasok si birth year at kanyang kinuha, binasura ang gobyerno ng Papa. So, namahala sa loob ng 1,260 na taon. Tukma po ba, kaibigan? Yes, atin po nakita na tukma po dyan. Number 11, nakabase sa Roma. Revelation 13 verse 2. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Atin po makita dito, kaibigan, sa Professor Labianca History at University of Rome, sabi dito, sa pagsalit-salita ng mga Cesar, dumating ang pagsalit-salita ng mga Papa sa Roma, nang iniwan ni Constantine ang ano? Ang Roma, ibinigay niya ang kanyang luklukan sa Papa. Nakita niyo po yung fulfillment sa propesya dito, kaibigan, na ibinigay ng Roma ang kanyang luklukan doon kanino? Sa Antikristong kaharian. Binigay po, kaibigan, ni Constantine ng Roma ang kanyang luklukan kanino? Sa Papa. Kaya po, kaibigan, at nakita na ito ay nakabase sa Roma. Ito na po yung kaharian na namuno ngayon, isang munting kaharian na ating nakikita. Kaibigan, lahat po niyan ng mga clue patungkol sa Antikristong kaharian ay nakaakma po lahat. Malinaw po, kaibigan, natin nakita na yan ay tumutukoy sa anong kaharian? Vatican Kingdom. Basically, kaibigan, natin nakita saan? Sa Biblia. Nagkakaakal lang ba tayo, kaibigan, sa ating pag-aaral? No. Ginamit po natin ang history. Ginamit po natin ang iba't ibang mga aklat. Wala po tayong ginamit na kahaka, kaibigan. Atin pong tininan bawat detalye at lahat po niyan ay nakatukma o nakaakma sa Vatican Kingdom. Pero kaibigan, may ating tanong kayo na, bakit 1929 yung nagsimula yung Vatican Kingdom? Bakit hindi 538? Ito po actually nangyari, kaibigan. Noong 1798, ano nangyari? Ibinasura ni birth year ang Papa, ang gobyerno ng Papa. At ito yung sinabi sa Biblia. At nakita ko ang isa sa kaniyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay. Basically, kaibigan, dahil yung na wala yung Pope or Papa na sugatan ang kaharian ng Roma o ang kaharian ng Antikristo. Bakit? Dahil nawala na yung Pangulo. Simple lang, nawala. Ngayon, kaibigan, noong 1929, ito ay bumalik muli. 1929, kaibigan, na-re-establish po ito doon sa Italy. Ito po ang sabi ng news, Mussolini and Gaspari signed historic Roman Pact. Ang tanong ng Roma ngayong gabi ay isa na lamang bagay sa nakaraan at ang Vatican ay may kapayapaan sa Italy. Ano sabi dito? Sa paglagay ng kanilang perma sa memorabling dokumento na nagpapagaling sa sugat, matinding katapatan ng loob ang ipinakita ng bawat partido. Gumaling po, kaibigan, ang sugat according sa Bible na ito ay gumaling. Gumaling ba, kaibigan? Paano gumaling? Noong nagsimula muli ang papacy o ang papa. Saan doon? Sa Italy. At ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling. At ngayon, kaibigan, natin nakita na halos buong mundo ay pumupunta dyan sa Vatican Kingdom. Gumaling ang sugat na ikamamatay ng Vatican Kingdom. At kung titignan niyo po, kaibigan, ito po yung kingdom ng Vatican. Kung makikita niyo po dyan, ang hayop ay isang kaharian. At kung titignan niyo po dyan, ito yung pinakamalaking solar wheel. Ano yung solar wheel, kaibigan, na tinatutunan kagabi noong dati? Ang solar wheel, yan ay ang pasimbolo sa pagsimba sa araw. Sun day or sun worship, kaibigan. Yan po ay galing actually sa Egypt na pagsamba. Lahat ng mga religion dati ay gusto nilang sambahin ang araw. So, kaibigan, atin po nakita. Pero ang tanong, how about yung 666? Sino ba nakakaalam na kung ano ang 666? Well, sino na nakarinig ng 666? At hindi alam ang 666? Gusto mo malaman ang 666, kaibigan? Atin pong tingnan. Atin pinagay dito ang pang-12
na palatandaan sa Antikristo. May numero po na 666. Yan po, actually, mababasa natin sa Revelation 13 verse 18. Sabi po dito, dito'y may karunungan, ang may mga pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop. Yan ay ang Antikristong kaharian. Sapagat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Na gusto ko lang po rin namin kaibigan na ang tanda ng hayop ay hindi po 666. Malina po? Hindi po 666 ang tanda ng hayop. So ano po ba ang 666? Ito ay ang bilang ng hayop. May kaibahan po ba yung marka o tanda at saka bilang? Yes, kaibigan, at putinan. Mabasa po actually natin yan sa Revelation 13 verse 17. Sabi dito, and that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. So dyan po na makikita kaibigan, na ang 666 ay hindi po ang marka ng hayop na yan. Yan po ay ano lang? Bilang ng kaharian na yan, o Antikristong kaharian. Kung titignan po dito kaibigan, ito po ay si Pope Sixtus. Alam niyo ba na may limang o anim na mga pope na pinangalan ang kanilang mga sarili na Sixtus? Bakit ba Sixtus? Actually kaibigan, ang six po na numero sa kanila or yung 666 ay napakasagrado po. Kung titignan niyo po doon kaibigan sa corona ni Pope Sixtus, may anim po na serpente na nakalagay po dyan. Anim na serpente or six. Ano bang nakapasimbolo sa six or sa serpente sa Bible? Basically, ito ay ang demonyo, right? Now, tinan po natin na kaibigan na ang kanilang numero po, yung 666, ay napakasagrado po sa kaharian, especially sa mga religion dati, mga paganong religion. Tinan po natin na kaibigan, ito po yung nakasulat sa kanilang mga coins. Ito po yung coins nila. At may nakasulat na mga numbers po dito. At kung itutol nyo po yan pababa, yan po ay 111. At kung itutol nyo po yan pa, anong tawag dyan sa Tagalog? Pahalang. 111 at yung ganyan. Alam niyo na yan, slanting. Yan ay 111 din. At kung itutol nyo po yan kaibigan, yan ay 666 ang total po niyan. At kung tinan nyo po kaibigan, kahit nga sa kanyang coins ay may nakalagay na 666. Ibig lang sabihin kaibigan, ito po ang opisyal na numero ng hayop na ito. Ito po ang opisyal nila na numero, yung 666. Now, tingnan po kaibigan, itong babae na ito na may niyakap at kaniyang inaapakan ang mundo, ibig lang sabihin na kaniyang siya ay may authority sa mundo. Basically, kaibigan, ito ay isang statwa. At ano ang kaniyang niyakap, kaibigan? Yan ay isang araw. Niyakap ang isang araw. Ito ay nagpapasimbolo sa sun worship po, kaibigan. Ito po yung ginagawa ng iba't ibang mga pagano na pagtuturo dati pa sa Egypt hanggang ito ay naging parte na sa iglesia, sun worship. Dito may karunungan. Ito yung gagawin natin, kaibigan. Sa Revelation 13:18, dito ay may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. So, ibig sabihin kaibigan, ang 666 or numero niyan kaibigan ay isang bilang ng isang tao. Now, para mas malinaw, isang bilang ng hayop at bilangin natin ang kanyang pangalan. Pangalan or ito ang nakasabi, bilang ng kanyang pangalan, bilang ng tao, bilang ng hayop. Yan ay ang 666. Malinaw so far? So, kung atin po yung ilagay sa isang sentence, kaibigan, ito po yung mangyayari. Ang bilang ng pangalan ng tao na namumuno sa hayop. Malinaw? So, ang bilang ng pangalan ng tao na namumuno sa hayop. At sinabi po kanina na bilangin natin ang pangalan. So, atin pong bilangin, kaibigan, ang pangalan po ngayon. Sino po yung, ano bang pangalan meron? Yan, actually, kaibigan, ay ang Pope. Actually, ang Latin po na Pope, kaibigan, Latin po na pangalan ng Pope ay Vicarius Filii. Yan po, kaibigan, ang mga titik sa mitre ng Papa ay Vicarius Filii. Ito po yung official name po nila, Vicarius Filii, na Latin ang kahalili ng Diyos. At kaibigan, kung atin pong ititinan, kahalili,
yan po ay anti or anti kung titingnan niyo po sa Griego na salita. At nabanggit po dito isang substitution. Ibig sabihin, siya ay substitute ng Panginoong Jesus or Alter Christus, Vicarius Filii or Vicar of Christ, kahalili ng anak ng Diyos. Ating muntin na kaibigan, sabi po dito, bilangin ang bilang ng hayop. So, bilangin natin kaibigan. Bago natin bilangin, review muna tayo sa inyong mga napag-aralan sa elementary. Okay, ano po ba nakikita niyo sa screen? Mga Roman? Numerals. Ah, may mga pasimbolo po yan, right? May mga numbers po yan. Ano po yung napapasimbolo sa X? 10. How about V? 5. How about C? 100. How about D? 500. How about I? 1. Okay, yan po. Naalala niyo pa yung mga kuhan niyo dati ha, sa paaralan. Kung titin niyo po dito, kaibigan, sa isang larawan na ito, ano po yung mababasa niyo? Ano yan? Yan ay? Hindi niyo mababasa? Yan ay museum. Sa Latin, kaibigan, wala po silang U. Sa English po, naging museum po yan. Ibig lang sabihin, ang V at saka U sa Latin ay isa ang kahulugan. V at saka U, isa ang kahulugan. Kung V is 5, of course, ang U ay 5 din. Dahil sa kanilang ginawa po dyan, kaibigan. So, atin pong bilangin na ngayon, kaibigan, ang pangalan ng hayop. Ito po ang official na name, Vicarius Filii D. Vicarius Filii at saka D. Now, V is 5, I is 1, C is 100, A is 0, kasi walang A po sa Latin, at saka R, 0, I is 1, U is equivalent to V, which is 5, at saka S is equals to 0, total 112. Sa Filii naman kaibigan, F is 0, walang F po sa Latin, I is 1, L is 50, I is 1, 53 ang total, D, 500 yung D, E is 0, I is 1, equals 501. Kung itutol niyo po niyan, kaibigan, ang sum up po niyan ay ano? Sure talaga kayo? Yan po actually, kaibigan, ay 6, 6, 6. So ito pala yung official na ano number ng hayop na ito. Kaya pala, bilangin ang numero ng pangalan. Sabihin nila po natin, kaibigan, ang pangalan, yun po yung mga numbers, at humantong po tayo sa 6, 6, 6. Now, ang tanong, kaibigan, kung ang pangalan mo ba ay nakasum up sa 666, ikaw ba yan kay Kristo? No, hindi, kaibigan, of course. Kailangan mong maakma sa lahat ng mga clue na yan bago maging anti-Kristo. Kaibigan, atin po nakuha lahat. Ang 12 na mga palatandaan niyan patungkol sa anti-Kristo. At atin po nakita na ito ay ang Vatican Kingdom. Kaibigan, hindi po ito pag-atake sa ating mga Catholic friends. Atin lang po pinag-aralan ang kaharian, ang sistema. Alam niyo po, kaibigan, napakaraming mga taong Katoliko na makapunta sa langit. I believe. Napakaraming mga sa iba't ibang religion, kaibigan, na pupunta sa langit. I believe for that. Maraming mga tao doon na iba't iba ang mga reliyon. Simple lang, kaibigan, bakit sila nakapunta doon? Dahil sumunod sila kay Jesus. Ngayon, kaibigan, marami din ang pumunta sa impyerno sa iba't ibang mga reliyon. Right? So, kaibigan, atin po nakita ngayon gamit ang Biblia na napakalinaw. Kung i-imagine ko, kaibigan, ganito ang ginawa ng Panginoon. Gusto mo bang makilala kung saan nakatira or sa, kung gusto mong malaman, kaibigan, kung sa Manila ka, kung hahanapin mo yung address, kailangan mo ng numero sa bahay. Kasi kung walang numero sa bahay, kaibigan, ano mangyayari sa iyo? Kahit nasa saktong daan ka na, nasa saktong corner ka na, kung hindi mo alam ang numero ng bahay na yon, kaibigan, hindi mo talaga malalaman. Hanggat may number, kaibigan, malalaman mo na ito pala ang totoo. So atin po nakita, kaibigan, na kahit ang Panginoon kaniyang pinakita upang hindi tayo madaya, pinakita niya mismo na may numero. Ito yung number. At nakita po natin ngayong gabi, kaibigan. Basahin po natin ito. Ang Iglesia Romana, Katolika ay mas matalino pa sa Biblia, ang salita ng Diyos, at may kakayahang salungatin ito. Sabi ni Cardinal Joseph Ratzinger,
retiradong Pope Benedict XVI, 1992. Ano ang sabi ng Panginoon Kibigan? Ano ang sabi ng Biblia? Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Kibigan, sa gabing ito, mabigat ang ating topiko. Siguro, may mga kaibigan tayo na nandito ng mga Katoliko na siguro napakabigat na katotohanan yung natanggap. Ngayon, kaibigan, ang katotohanan ito ay hindi po para ikaw ay saktan. Ang katotohanan ito ay para ikaw po ay palayain sa pandaraya ng Diablo. Kaibigan, iba po ang kaharian, iba po ang sistema, iba po ang tao. Ako po naniniwala, kaibigan, na napakaraming mga kaibigan natin sa ibang religion na maligtas. Kaibigan, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Sabi nga dito sa Job 5:17 and 18, narito maginhawa ang tao na sinasaway ng Diyos. Kaya't huwag mong waling kabuluhan ang pagsaway ng makapangyarihan sa lahat. Sapagat siya, ang Diyos, sumusugat at nagtatapan. At pinagagaling ng kanyang mga kamay. Kaibigan, siguro nasaktan po kayo ngayong gabi. Ngunit papagalingin po yan ng Panginoon. Amen? Kaibigan, friends pa ba tayo? Kaibigan pa ba tayo, kaibigan, ngayon? Sa atin bang pag-uwi, kaibigan, tayo pa rin ay magkakaibigan. I hope na ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. I hope na ang ating natutunan ngayon ang siyang magiging hakbang na ating masunod sa Jesus. Ngayong gabi, sabi ng Biblia, at ang iyong makilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kaibigan, gusto mo bang sundin ang katotohanan? Gusto mo bang tumayo sa katotohanan? Sabihin mo kay Jesus, Lord, nakita ko ang katotohanan at gusto kong tumayo sa katotohanan. Kahit anong gawin ng kaaway, kahit anong gustong gawin ng Diablo, kahit anong mga pagsubok ng kanyang gagawin, I want to stand for what is right. Gusto kong tumayo sa katotohanan kahit anong mangyari dahil alam ko na ang katotohanan ang siya lamang magpapalaya sa akin. Hindi tayo maging malaya, kaibigan, hanggat hindi natin isa sa buhay ang katotohanan ating napakinggan. Hanggat hindi natin sundin si Jesus, hindi tayo maging malaya. Sa gabing ito, kaibigan, ninais mo ba na sundin ang katotohanan? Sa inyo siguro nakita katotohanan na ang Antikristong halimaw ay walang iba kundi ang kaharian ng Vatican Kingdom. Napakaraming mga tao na kailangan nating iabot, kaibigan. Napakaraming mga tao na kailangan nating ibahagian sa katotohanan upang sila din ay maging malaya. Kaibigan, kung ikaw yan, nasasabihin mo sa Panginoon ngayon, Panginoon, ako ay gustong-gusto na naiwanan ang lahat ng mga kasalanan. Gusto ko nang tumayo sa katotohanan ngayon. Kung ikaw yan, kaibigan, gusto mo bang tumayo para kay Jesus sa gabing ito? Gusto mo bang sabihin kay Jesus, yes, Lord, gusto kong tayuan ang katotohanan aking tinanggap. Ikaw yan, kaibigan, pwede mong ipakita sa pagtayo na iyong mga paa at sabihin mo kay Jesus, ako yan, gusto kong tumayo sa katotohanan. Ibalita ko ito sa buong mundo dahil ito ang katotohanan na naayon sa Biblia. Kaibigan, patuloy ko itong sinasabi sa inyo. Huwag po kayong matakot na sundin si Jesus. Huwag po kayong matakot na sundin ang katotohanan. Dahil sa panahon lamang na ating sunod ang katotohanan, ito lamang ang siyang paraan na tayo ay maging malaya. Si Jesus ang siyang ating kaligayahan, kaibigan. Sa ating pagtatapos, kaibigan, atin pong awitin, habang tayo nakatayo, ang My Hope is Built on Nothingness. My hope is built, sing. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but only lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to veil his face, I rest on him.
unchanging grace in every high and stormy gale. My anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, his covenant and blood support me in the willy flood. When all around my soul gives way, he then is all me hope and stay. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Kaibigan, kayo po ay tumayo sa katotohanan hindi po dahil kayo ay malakas. Tumayo po tayo dahil tayo ay mahina. At dahil hindi natin kayang tayuan sa ating sariling mga lakas, ang pagsunod kay Jesus at ang katotohanan, kinakailangan natin si Jesus. Bawat minuto, bawat oras, at bawat desisyon natin gagawin. Tayo manalangin. Dakila namin, Panginoon. Maraming salamat sa katotohanan. Kami ay mahina sa pagsunod sa katotohanan po, Panginoon. Ngunit ikaw po ay malakas. Amin pong nilalapit ang aming mga sarili, ang mga desisyon na aming ginawa. Patnubayan niyo po ang bawat isa. Kilusin niyo po ang aming mga puso. Upang amin pong maisabuhay ang mga katotohanan ng aming napakinggan. Sa gabing ito, Panginoon, silyuhan niyo po ang aming mga desisyon na tumayo at sundin ang iyong katotohanan. Maraming salamat na pinakita niyo po sa amin ang napakalinaw na pag-aaral patungkol sa Antikristo. Na hindi po haka-haka, Panginoon, na hindi po kami magalinlangan kung sino ang aming susundin. Amin pong hiling sa gabing ito na bigyan niyo po ng kapayapaan ang aming puso sa aming pag-uwi at sa aming pagtubo. Ito po aming hiling, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus ng tagapagligtas. Amen. Bukas po, kaibigan, ang ating pag-aaral, The Seal of God and the Mark of the Beast. Atin po na pag-aaral ngayon ang 666 na numero ng hayop. Bukas po ang marka ng hayop. Yan po, kaibigan, ay bukas ng umaga, alas 10 ng umaga, doon po sa Gulod na Church, no? Gulod Church. Bukas po, kaibigan, pwede po kayong masundo ba sila bukas? Diyan po sa